Hi, I'm Team Tuason. Welcome to Moto Testo. So this episode will be hosted by one of the overlanding godfathers here in the Philippines, Sir Team Tuason, and he will be talking about Overland Communications, mainly about base radios, antennas, frequencies, and handheld radio comparisons. So sit back and enjoy the show. Let's discuss about overland communication. So when we go overlanding on a convoy, how do we communicate? So it's a two-way radio communication. So i-discuss natin ano-ano ba yung mga kailangan natin malaman about two-way radio communication. So pinaka-basic is a handheld radio. So iba-ibang klaseng handheld radio. So sa communication natin, sa communication radio, may mga tinatawag tayong frequency band. That is a VHF and UHF na frequency. So some of the radio tinatawag doon single band. Single band radio, yun yung either VHF lang siya or UHF lang siya. So you have to know yung group na kasama nyo, kung ano ba yung majority ng mga ano ba yung ginagamit nila, UHF or VHF. So para ma-tune nyo yung frequency. So if you're going to buy, the best is like ito, mura lang siya, Baofeng na radio. Meron na siyang frequency band na UHF and VHF. So tatanungin nyo na lang dun sa group na convoy nyo kung anong frequency, then ipapunch in nyo. Meron siyang numbers. So itong mga numbers na to, when you see 4 ang simulang digit, it's usually 6 digit, 3 digit tapos decimal tapos 3 digit, that's the frequency. So starting ng frequency, if it's 4, automatically that's UHF, ultra high frequency. So pagka 1 yan, it's VHF, tawag doon is very high frequency. So mamaya i-discuss natin ano ba pinagkaiba and ano yung benefit and disadvantage of each frequency range. Now, mostly nung mga kasama natin dito, it's UHF. Bakit UHF? Because mas maraming frequency pagpipilian sa UHF. Less splatter, less noise. At the same time, we to be responsible radio user, we use a frequency that is designated as FRS. FRS is Family Radio Service. It's a frequency range approved internationally na this frequency range are allocated not for commercial or law enforcement or any critical communication user. So itong mga frequency range na ginagamit natin, like on Moto Testo, yung frequency na range namin na ginagamit is 462. Yun yung frequency na FRS frequency channel 20 na designated as open frequency for every internationally. It's an open frequency. And if you example by Motorola talk about radio na basic radio na yung walkie-talkie, when you open nakasulat 20, channel 20, that's automatically nakaset na sa 462. So yung frequency range na yon, it's also used in emergency distress situation as emergency communication for rescue and any search and rescue operation, yung mga ganyan for emergency. So pre-program siya. Pag on mo sa mga talk about or walkie-talkie, nandun na agad siya. Kahit sino, buksan lang nila, magagamit nila, they can shout for help. That's FRS frequency. So it's internationally used. Now, may mga iba-iba akong radio dito. Ito yung pinaka-basic na Baofeng na makikita nyo sa Lazada na 1,000 pesos lang. So it's good enough for a short range on a convoy. Ngayon, if you want better audio, better range, much durable than this one, let's say pwede malublob na tubig, mahulog sa putik. So meron siyang itong XTR5 na Cygnus. It's a IP67 rated. So ganun din siya, dual band. And meron siyang added feature. Unang-una, digital screen na colored na, pero walang kwenta yun. But meron siyang option na, meron siyang flashlight, pang emergency, meron siyang distress light. So yun, and pwede siyang magbasa, malublob sa tubig. For emergency, you can also charge it via USB sa car, via cellphone USB lang. Kasi ito, pag you're going overland for more than
2 days, 3 days trip, wala na tong battery by the second day, ubus na siya. So magdadala ka pa ng charger. Kailan mo ng inverter, kailan mo ng alami. So ito, it's a good, mas mahal lang siya ng konti, pero pwede mo siya i-charge via USB lang. So the same function, added feature. Now next, this is considered semi-professional radio. It's a Motorola, but the disadvantage of this, this is only used for UHF frequency. Pipili ka lang, it's either V or U. Pero the audio quality is far, far, far greater. The durability ng netong dalawa, siguro times 10 ang life neto. I had this for more than, siguro 15 years na. Buhay pa. Battery niya, buhay pa. Price, of course, sobrang times 10 din. times 10 din. Pero, eto, sample. I'll show you a sample. Audio check. So, yan yung common audio ng mga Baofeng. So, heardable siya, clear naman, pero iba kapag ka full volume mo na. Full volume, medyo hindi na ganun ka-clear. Unlike yung mamaya, i-demo ko yung mga Motorola, kahit na naka-full volume kami, malakas ang hangin outdoor, naka-clip sa belt mo, clear pa rin yung audio. Yan. Ito naman yung audio ng XTR5. Malaking improvement na compared dun sa Baofeng kanina na audio. So, yun. Yun. Radio check. 1, 2, 3. So, check. Ito. So, mas buo pa to. So, yung clarity of audio niya, mas maganda pa siya sa, yun, kaysa sa mga ano. Well, the benefit of it, kaya siya mas mahal because of the audio clarity. Then, after that, frequency range. So, yung transmit range niya, almost 2 to 3 times better ang transmit range ng Motorola na radio, mga professional radio, than dun sa mga ibang radio natin. Personal experience namin, dati we're on a medical expedition in Abra, kabilang bundok, nagkakausap kami, handheld to handheld na Motorola compare sa Baofeng. And there you have it, the Baofeng, the Cygnus, and the Motorola who won the Pinakasagad Award. We'll discuss next on this paper. I'll explain anong difference ng mga frequency ng VHF, UHF, about the antenna, why is it important to match your antenna on your frequency. But before that, when we do overlanding, radio communication is vital, and the battery life of this are limited. So that's why it is good to have a mobile fixed station base radio on your vehicle. Primarily, because itong mga handheld, by second day, wala na silang battery. And of course, when we go overlanding, we travel long distance, it's good na pwede tayo mag-usap sa ano, na hindi mo winaware yung maubusan ka ng battery. So, ano yung mobile-based radio? Ano yung difference niya? So, ito yung example ng isang mobile-based radio. This is our emergency communication go bag. A mobile-based unit. Sa mga expedition and overland rig natin, it's better to have this type of radio. So, hindi natin i-worry na maubusan ng battery life. Ito, yung mga handheld radio kasi limited ang battery life. This one is connected on your vehicle's battery. As long it's running, may battery, you can keep on using it, especially when we're driving long trips, long hours. Mas maganda para hindi tayo ang antok, hindi tayo ma-board, nakakausap natin yung mga kasama natin sa convoy, and then it can guide us sa pag-overtake, and kailangan mag-stop and coordinate kung para hindi tayo magkawalaan. So the best talaga ang mobile radio. But mobile radio, it has to match your antenna, your frequency. Dapat lahat yan match to work properly. If hindi mo siya na-match, baka yung range niya mas mahina pa kaysa sa handheld mo because it doesn't match. Or, you put a UHF frequency radio na sabihin natin 410 MHz, and then you put an antenna na 470 MHz na hindi match, ganun din ang mangyayari. Off frequency yung antenna, hindi siya magta-transmit ng maganda, hindi lalayo yung usapan nyo. So, i-discuss ko later ano yung mga frequency, how to match the antenna para it work perfectly. So, yun.
Okay, so ano ba yung mga frequency natin? Una, may sinabi ako, the frequency range, primarily, it's VHF. And ito naman yung isa, UHF. So, ang anong pinagkaiba nila? So, sa ang commonly, VHF has longer coverage range. Bakit? Ang frequency band, frequency wave natin, it's always computed as 2 meter wave band. 2 meter wave. So, ang VHF, ang wave pattern niya, 2 meter, mas malalayo ang gap ng wave. Mas malalayo na 2 meter. 2 meter, yan. So, yan yung wave pattern. Sa UHF, bakit sinabi natin mas maikli ang range niya? It's because mas lapit-lapit ang wave niya. Sa 2 meter wave band, ganito siya. So, 2 meter. Layman's term to, hindi to exact. So, layman's term, para maintindihan nyo lang about wave pattern. So, kaya sa most of the wilderness and mga ano, we use VHF. Kasi VHF frequency, mas mahahaba ang wave band niya. And the same time, it can reflect on ano, mga surface like mountains, structure, mga puno. VHF, reflective siya, nagre-reflect. Reflect. Ang UHF, penetrate. But on VHF, usually we need an amateur license to use VHF. Konti lang kasi ang frequency ng UHF. It start as 130.000 up to 174.000. Ganyan. So, konti lang ang pwede mong gamitin. And marami yan, naka-designate yan for amateur use. Amateur use, firefight, fire brigade, mga ganyan. So, maraming gumagamit nito because it's very, very useful for long range, mas malayong range of communication, and it can reflect on mga surface, especially sa bundok, sa jungle. So, but kaya most of civilian are designated, we use UHF, but there's a certain mga FRS frequency. You can search that FRS frequency sa Google kung ano-ano mga yun. So that's para to be responsible radio user. FRS frequency are frequency dedicated for civilian use. It's called family radio service. Napag-agreehan to ng internationally that this family radio service is open for civilian. So, kaya lahat tayo, UHF ang ginagamit natin. Kahit na sabihin natin, mas maikli ang range niya, it's better to be responsible radio user. And if we have a base unit, of course, mas malayo din mababato natin ng range. But always remember, the frequency, mga frequency na yan, it's called linear. Linear frequency ang ano? Linear frequency ang mga radio frequency. Ibig sabihin, it at its best, when line of sight, ibig sabihin no obstruction, diretso. Nakikita ko sa kabilang dulo, kahit na malayo, walang harang, nandun si Carlo. Mm-hmm. So, linear. So, it's at its maximum performance if it's linear. Now, itong mga sinasabi natin, reflective and penetrative na ano pattern, is pagka may mga harang, let's say a building, or a puno, or a mountain, ang VHF is nagre-reflect, nagba-bounce. Ang UHF, it penetrates. But the characteristic of UHF, it diminishes every time it penetrates anything. And hindi rin siya kaya mag-penetrate ng high-dense wood. So, mga puno. So, syempre, mas maikli ang coverage niya. That's why we need to optimize its capacity by matching the frequency, your antenna, your radio. So, how do we do that? Now, sa UHF, meron yan three segment, ibig sabihin, frequency range segment. Started as 410 up to 440 frequency. VHF yan? Oo. Okay. Tawag dito, UHF to. Oh, okay. Doon mo sa right down. Yan. So, let's not talk about VHF na ha, kasi hindi natin to usually ginagamit. Marami na kasi masyadong tao, amateurista, mga ano, gumagamit yan. Huwag na natin isipin si VHF. Yes. Let's go on
UHF, because we want to be a responsible radio user by using the frequency allocated for FRS, Family Radio Service. You want to be an you want to be a responsible radio user na hindi kayo makakasagabal ng ibang tao, lalo na mission critical na mga operations, search on Google. Nasa Google yan. You can see kung anong mga frequency available na Family Radio Service. Okay, sa UHF, merong tatlo, may mga frequency band yan. May UHF, low, mid, saka high. So, yan. So, UHF, low, mid, saka high. Ang Family Radio Service is on this gap, mid to high. Nasa 460. So, makikita nyo sa Google. Example, yung Moto Testo frequency, we are on 462675. This is channel 20 of FRS. Yan. So, the antenna ng mga UHF antenna natin, or sabihin natin you bought a dual band radio, may U and may V. When you bought an antenna na dual band, you have to know the antenna kung nasaan siya. Kasi most of the antenna, meron nakasulat yan. 410 to 430 or 430 to 450 or 460 to 470. O kaya meron pa siyang 470 to 520. So pag lumihis ka dyan sa frequency band ng antenna, let's say you're using 462675, pero ang nabili mong antenna is itong 410-430. Yung antenna mo, yung radio mo to transmit on this 460, masyadong malayo yung gap. It's, the antenna is not tuned for this frequency. Hindi siya magpa-perform. Hihina siya. Baka mas malakas pa ang handheld radio mo. So, yun yung important na tignan nyo sa antenna. Mayroon mga antenna na ganito lang, or para dito lang, or para dito lang. So, alamin mo yung group nyo mostly, ano yung mga ginagamit mo. So, buy an antenna that match your frequency range. Example, yung iba, do not, if your hand base unit is dual band, don't buy a single band antenna. And don't buy, if you're using a single band radio na UHF, don't buy an antenna na VHF. Example, if you buy a VHF antenna, tapos linagay mo sa UHF antenna, hindi yan magpa-perform, hindi siya magta-transmit ng maigi. Makikita nyo, parang tatlong kotse lang ang distance, hindi mo na siya, hindi ka na niya marinig. Or naririnig mo siya, pero nagsasalita ka, hindi ka naririnig nung gusto mong kausap. Because, mali yung antenna mo. The same way, if you have a UHF, you're running on 462675, and then you buy a 410-630 na antenna, it will not transmit properly. Or example, meron tayong mga, yung nakikita natin sa TV, sa YouTube, na ginagamit sa Australia na GME. Ang GME antenna is designated as 470. GME antenna, nasa 470 up yan. 470 up. 470 up. So, if you're using, nandito ka sa frequency band na to, and ito yung ginagamit mo, mapapansin mo, mahina siya. Kung magtataka kayo bakit mahina yung base radio nyo, it's because mali lang yung match ng antenna. We have, here, pag nag-tune kami ng antenna, meron kaming SWR meter. Yung SWR meter determines kung tama ba yung na-project na transmission ng antenna mo dun sa frequency mo. So, yun. Yun yung malaking factor bakit maraming tao ngayon na nag-overland or ano, na ang complain nila bakit mahina yung base unit nila. Because simply, the antenna doesn't match the frequency range. So you have to, it's if nandiyan yung setup nyo, let's say nakakabit kayo ng GME na antenna na 470. So yung 470 mo, kailangan, it, kung nasa 430 ka, lahat kayo lipat kayo sa 470 above para mag-perform. It will instantly improve your communication coverage. Pero yung mga antenna na nandito sa Pilipinas, pwede naman silang pumasok doon sa 470. Yung mga antenna na hindi GME, yung mga dual band antenna, it falls here, nasa 440 siya. So you have to be between this one, for up to ito, 450 or 430, between that. Hindi ka pwede mag-jump because hindi siya magpa-perform.
Ngayon, if you're using, naka-set up ka na, meron kang base unit, and you're using a 470 classification antenna, and you want to be a responsible radio user, so you have to check the FRS list and look for a frequency that is pinaka-closest to 470 para ma-optimize mo yung system mo. Like, ngayon, meron tayo dito sa TV. So, yan yung mga family radio service na open. So, yun. This is how how to optimize your radio. So, remember, let's be responsible radio user by using FRS frequency para hindi tayo nakaka-istorbo sa mga ibang operational frequency. If you have any question how to set up your overland radio system, you can contact us sa Mototesto or comment below, then we'll try to answer yung mga question nyo. So aside from that, let's be responsible also when we go to trail. No, before we go out, go on overland, let people know na yung group nyo saan kayo pupunta if in case merong sitwasyon. Alam nila na when to expect you, when to find you, where to find you, or always bring contingency. So we bring a satellite phone. Ayan. So this satellite phone, isipin nyo, mahal siya. But it's not as expensive as buying a new iPhone. So we got this around 48,000 pesos sa Smart. Then we load it ng credits na $250 a year for the subscription that gives you 120 minutes of call time. This is more than enough for emergency. And itong phone na to, in just 1 year, nabawi niya na yung value niya. Nagamit na namin siya many times, bawi niya na yung value niya. Without this, we will be spending even more by recovering the vehicle, towing the vehicle, or na-stuck ka, hindi ka makauwi, or hindi alam ng family mo na binagyo pala kayo, na hindi kayo makauwi kasi tumaas yung river, yung mga ganyan. So, eto, by having a satellite phone, kahit walang signal, kahit nasan ka, nasa isang island ka, makakatawag ka. So, one instance, nasiraan kami ng leaf spring in the middle of nowhere. So, by having this, hindi namin kailangan i-recover. So, we call a friend. Tinawagan namin si Earl Paed. Thank you very much. So, tinawagan namin siya using this sat phone. And, siguro bored din siya. So, dinala niya yung parts na kailangan namin. So, di ba? Instead of if a flatbed mo, paano may flatbed yung kotse sa gitna ng bundok? Di ba? Ang hirap nun. Ang mangyayari nun, lalabas ka, maghanap ka ng pyesa, balik ka ng Manila, balik ka dun para ayusin. So, sat phone. Ah, sobrang useful. And the $250, hindi namin nauubos yung call time for all the emergency na ginamit namin siya. Pero nabawi niya lahat ng potential cost na mangyayari and hassle na mangyayari by having a sat phone. So, that's end our basic radio know-how and communication. So, if you have any other need for radio setup or you want to know more about how radio works, just visit us at Mototesto. We're located in San Juan. So I want to thank Carlo Bad Boy Sagad, yes, sir, for giving us this opportunity in educating everyone, reaching everyone about the radio, and we want to be responsible radio user lalo na we're traveling. So syempre, pag yung frequency na ginagamit natin is not on the FRS list, maybe nagta-travel tayo, may mga ibang business dyan or operation dyan na may ginagamit na frequency na ginagamit nyo na i-istorbo natin. So, yun. Thank you, Carlo. I hope this video give a know-how sa mga enthusiasts nating mga kasama. So, yun. Thank you. Kausap ko na sa may Maarat, kausap ko Kubaw. Ito antenna to.
maarap ko ba? So kita mo pa rin sila, line of sight. Line of sight, linear. Linear. So abot siya, maarap ko ba? Height is might. Yes. So linear siya. Pero still, it's fully calibrated for the frequency na you're using.